Kamusta mga kaalam-musika? Panibagong araw na naman at panibagong karunungan na naman pang musika ang tatalakayin natin ngayon. At kung bago ka pa lang sa channel to, pakipindot naman ang subscribe button at syempre i-on mo na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ating tatalakayin about music. Kaya simulan na natin! And for today's video, tatalakayin natin at pag-aaralan natin ang mga iba't ibang kapamaraanan kung paano magtono ng gitara base sa mga lumang nakagawian hanggang sa pinakabagong estilo ng pagtutono ng gitara. Ang pagtutono ng gitara ay isang basic skill na dapat matutunan at pag-aaralan ng isang baguhang gitarista. Ang kasanayang ito ay higit na nangangailangan ng matalas at malino na pandinig. Maliban na lamang kung ikaw ay ipinanganak sa isa sa 10,000 tao na mayroong perfect pitch. Tulad ni Mozart, Jimi Hendrix, at Charlie Foote na kaya nilang malaman at kilalanin ang mga nota gamit lamang ang kanilang pandinig. Iba-iba man ang pamamaraan nila o diskarte sa pagtutono, iisa pa rin naman ang resulta, ang matono ang gitara. At ngayon, isishare ko sa inyo ang 5 sa pinakapaborito kong paraan ng pagtutono ng gitara. Unahin na natin ang makabagong pamamaraan ng pagtutono gamit ang mga electronic devices na built-in tuner gaya ng mga guitar effects. Maitutono mo ang gitara mo sa pinakamabilis at madaling paraan. Masasabi kong ito ay 100% accurate na ginagamit mismo ng mga professional guitarist. May mga guitar tuners na rin na debattery gaya ng mga tuners na nakakabit na mismo sa mga acoustic guitar. Hindi ko rin masasabing 100% useful at 100% accurate ito sapagkat sa kalagitnaan o sa katagalan ng paggamit nito ay nauubos ang battery nito. Kung mamalasing ka pa, sa gitna ng performance mo ay bigla mo na lang itong hindi magagamit. May mga guitar tuner na rin na ikiniklip o iniipit sa headstock ng gitara o sa pinakauluhan nito. Sa pamamagitan ng vibration na magmumula sa tunog ng gitara, madedetect ng tuner na ito kung ano ang tono ng kwerdas na kinakalabit. Hindi ko rin masasabi na 100% accurate ang tuner na ito sapagkat nagkakaroon ito ng malfunction kapag naubos na ang battery nito. Sa sobrang high-tech at makabago ng mga tuner ngayon, may mga tuner application na rin ngayon na pwede mo nang ma-download sa Play Store. Pwede ito sa mga smartphone at mga Android user. Hindi ko rin masasabi na 100% accurate ito sapagkat hindi mo ito pwede gamitin sa mga maiingay na lugar. Dahil ang tuner na ito ay nakadepende lamang sa mga tunog na kanyang masasagap sa kanyang paligid. Ang ikalawa naman sa ating listahan ay tinatawag naman natin ng 5th fret tuning method. Sa pamamaraang ito, kailangan mo munang itono ang low E o yung 6th string ng gitara. Ito ang magsisilbing batayan mo o paggagiyahan mo ng tono para maitono mo rin ang ibang string. Sa ikalimang fret ng gitara, sisimulan mong ikumpara ang 6th string sa open string ng 5th string. At kapag magkatono na ang dalawang string, ibig sabihin ito ay nasa tono na. Gawin mo lang ang paraang ginawa mo sa mga susunod na string. Mula sa 5th string, paibaba hanggang 1st string. Gayahin mo lang ang pattern na makikita mo sa monitor. Nakadepende sa magandang kalidad ng gitara ang 100% accurate ng pamamaraan na ito. Ang ikatlo naman sa ating listahan ay ang pagtutono gamit ang ibang instrument. Isa nga dito ang pagtutono gamit ang keyboard o piano. Napaka-epektibo ang paraang ito lalo na kung ikaw ay nasa banda o nasa grupo ng mga musikero. Sa pamamaraang ito, kailangan mo lang gayahin ang tunog ng piano. Ang piano ang magiging batayan mo ng tono para maitono mo rin ang gitara mo. Narito ang guideline ng standard tuning. Kailangan mo lang itong gayahin. Ang
pagtotoo naman, gamit ang tuning port ang pang-apat sa ating listahan. Ang pagpukpok nito sa isang matigas na bagay ang siyang lilikha ng vibration sa tuning fork upang makalikha ng tunog. Ang tuning fork ay isa lamang aparato na pwede mong pagkunan o gawing batayan para makakuha ka ng standard tone. Masasabi kong napakahirap din gamitin ang aparatong ito, lalo na sa mga baguhan pa lang na nag-aaral mag-gitara. Sa unang step ng paggamit ng aparato na ito, kailangan mo munang i-harmonic ang panglimang string sa panglimang fret ng gitara. Pagtapos nun ay ipukpok mo ang uluhang bahagi ng tuning fork sa isang matigas na bagay at ipatong ito sa bridge ng gitara ng patayo. Lilikha ito ng tunog na pwede mo nang gawing batayan para matono mo ang gitara mo. Ipareho mo lang ang tunog ng gitara mo sa tono na likha ng tuning fork. Masasabi kong medyo kinakailangan ng sensitibong tenga rito para maging accurate ang pamamaraang ito. Ang panglima naman sa ating listahan ay tinatawag na harmonic tuning. Paano nga ba gawin ang harmonic sound sa gitara? Ito yung pagdampi ng kaliwang daliri mo ng bahagya sa string ng gitara, kasabay naman ng pagkalabit ng kanang daliri mo sa string. Sa pamamaraang ito ng pagtotono ng gitara, masasabi kong 100% accurate ito. At napaka-epektibo rin ito kahit na ang gitara mo ay mababa ang kalidad o merong depektibo sa tuning system nito. Paano nga ba gawin ang harmonic tuning? Katulad ng fifth fret tuning, kailangan mo mag-umpisa sa 6th string paibaba sa 1st string. Unahin mo munang i-harmonic ang pang-anim na kwerdas sa pang-limang fret ng gitara at agad mo rin i-harmonic ang pang-limang string sa pang-pitong fret ng gitara. Lilikha ito ng harmonic sound at kung sakaling pareho ang tunog ng dalawang string, ibig sabihin ito ay nasa tono na. Ganon din ang gawin mo sa mga susunod na string pababa sa 1st string. Well, kung medyo naguguluhan ka pa at di mo pa nadadigest sa mga sinabi ko, well, abangan mo ang mga susunod na video ko para sa aktwal na pagtuturo ko about sa pagtotono ng gitara. Hanggang dito na lang ang video ito at maraming salamat sa panonood at pakikinig. Hanggang sa mga susunod na video, kita-kits ulit. Bye-bye!